May isang construction worker na nagngangalang Pedro. Siya ay isang mahirap na lalaki na laging nagpupursigi sa kanyang trabaho upang maipagkasya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Isang araw, habang nagtatrabaho si Pedro sa isang malayong construction ng isang lumang gusali, napansin niya ang isang misteryosong babae na nakatayo sa isang sulok, nakasuot ng itim na damit na tila hindi na pinaglumaan. Lumapit si Pedro sa babae, nang may pagnanais na matulungan o makipag-usap dito. Ngunit sa sandaling ito, bigla na lamang nawala ang babae nang wala sa anumang patutunguhan, nabahala at kinilabutan si Pedro. Ngunit itinuloy niya ang kanyang trabaho, naiisip na baka ito'y katang isip lamang o kahit baka siya'y pagod lang at nagkakaroon ng mga halusinasyon. Ngunit mula noon, naging pangkaraniwan na para kay Pedro ang makakita ng babae na nakasuot ng itim na damit tuwing siya'y nagtatrabaho. Sa simula, hindi niya ito pinapansin, subalit ang babae ay tila mas determinadong kumuha ng kanyang atensyon. Minsan, lumalapit ito sa kanya nang may matamis na ngiti, ngunit sa susunod na sandali, biglang mawawala na parang usok. Ang mga kasamahan ni Pedro ay napapansin ang kanyang pagkabahala at takot, ngunit hindi nila ito masyadong pinapansin. Sinabi nila sa kanya na baka siya'y napapagod lamang at kailangan ng magpahinga, ngunit ang babae ay hindi napapagod. Patuloy na naglalakad-lakad sa paligid ni Pedro, sinusundan siya kahit saan siya pumunta. Sa tuwing gabi, habang natutulog si Pedro, maririnig niya ang malalakas na ungol at hiyaw mula sa malayo. Parang ang boses ay nanggagaling sa isang babae na nangangailangan ng tulong, ngunit hindi niya alam kung saan ito nagmumula. Ito'y naging sanhi ng kanyang hindi pagkakatulog at patuloy na pagkabahala. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Pedro mag-isa sa gusali, biglang nabuksan ang pinto at tumambad sa kanya ang babaeng nakaitim. Ngunit sa kasalukuyang sandali, hindi ito naglakad patungo sa kanya. Sa halip, ito'y lumipad at nagpakita ng kanyang tunay na anyo, isang bangkay na may kupas na balat at mapang-akit ng ngiti. Tumigil ang mundo ni Pedro sa kanyang kinatatayuan, natulala siya sa nakakatakot na imahe sa harap niya. Lumapit ang babae nang may malapit na titig at biglang bumulalas ng malakas na tawa. Ang boses nito ay nagmula sa mga iba't ibang direksyon, hanggang sa wala nang ibang marinig si Pedro kundi ang walang tigil na tawa. Nagising si Pedro sa kasunod na umaga, pawis na pawis at nanginginig sa takot. Sa kanyang pagbalik sa construction site, hindi na niya nakita ang babaeng nakaitim, hindi na siya nababahala at mula noon, hindi na rin siya nakarinig ng mga kakaibang tunog sa gabi. Ngunit sa huling araw ng kanyang trabaho, habang inaalis na ni Pedro ang mga kagamitan sa gusali, naramdaman niya ang isang malamig na palapit na hangin, at ang malalakas na ungol at hiyaw na kanyang naririnig dati. Tiningnan niya ang kanyang paligid at nakita niya ang babaeng nakaitim, na ngayon ay lumapit na sa kanya. Nag-iba ang anyo ng babae, at ang kanyang mga mata ay nagningning ng pulang liwanag. Biglang bumaba ang kanyang kamay na tila nais tumawid sa mundo ng mga buhay. Ngunit sa sandaling iyon, sumugod ang mga kasamahan ni Pedro at nagdulot ng ingay at pagkabahala. Sa ilang saglit na kaguluhan, ang babae ay biglang nawala. Matapos ang karanasan na iyon, si Pedro ay hindi na bumalik sa kanyang dating gawain. Ang kakaibang pangyayari ay nag-iwan sa kanya ng malalim na takot at di malilimutang alaala, hanggang sa kasalukuyan, nananatili ang pagdududa niya kung ano ba talaga ang mga naganap sa kanya sa ilalim ng gusaling iyon. At sino nga ba ang babaeng nakaitim na patuloy na binabantaan ang mga construction worker na katulad niya?